Kumusta po? Magandang araw. So guys, for today's video, i-explain ko sa inyo ng abot sa aking kaalaman ang kondisyon ng bunso kong si Chloe. Ang bunso kong si Chloe ay special child with multiple disabilities. Si Chloe po ay na-diagnose na tinatawag na HIE or hypoxic ischemic encephalopathy. Meron po akong kodigo dito. Ang importante po sa mga katulad ko palang sitwasyon na mamshies na may anak na special child, dapat may booklet kayo or may lagayan kayo ng mga medical records. Dapat isang lagayan lang para nakakompile siya kung kailanganin ng mga specialist ang tumitingin sa anak nyo. Hindi kayo mahihirapan kung saan-saan yung magilapin. So, kay Chloe naman, meron siya talagang booklet. Ito ay para sa seizure episodes. Kasi nga, may epilepsy po si Chloe. So, importante itong ganito. Kaya, pinuri din ako ng mga doktor dati ni Chloe sa PGH. Kasi meron nga akong ganito at naka-takedown notes ko ang every seizure ni Chloe. Nandito yung detalye. Petsa, kung ilang minutes o oras, kung kailan ba tumagal, bakit siya nagkaganon, anong temperature niya. Dito ko nilalagay, nandito pa nga eh, oh. July 31, 2014 pala si Chloe unang nagka-seizure. Tapos, ang kanyang last na seizure episode ay nung August 6, 2018. At ang last na ni Chloe check-up ay nung December 4, 2018 pa. Medyo matagal na. Nalipas-lipasan na. Kasi nga, nag-miss talaga kami ng isa, kaya lang gawa ng pandemic, hindi na kami nakabalik. So, ano po ang HIE? Yung hypoxic ischemic encephalopathy ay isang neonatal birth injury. Kasi si Chloe po, sa lagay ni Chloe, mula pagkapanganak ko, talagang diretso na siya sa tinatawag na NICU, yung Neonatal Intensive Care Unit. Bale, dito ako sa kabuyaw ng anak, tapos tinakbo agad siya. Una siyang tinakbo dito sa Sinay Hospital dito sa Santa Rosa. Then, medyo pricey, tsaka tinapat na kami ng mga doctors na medyo mahaba-habang gamutan at medyo pricey nga. Na-refer kami either PGH or sa Batangas Regional. Eh, nung time naman na yun, pag ganung siksikan na kumbaga sa PGH, nag-decide kami na sa Batangas Regional na itakbo yung anak ko. So, dun nga, diretso agad siya sa NICU at tinubuhan siya ng tinatawag na ventilator. Kasi nga, hindi hirap nang mag-function yung lungs niya. Hindi na siya nakakahinga. Nangingitim na siya. Kaya ganun. Tinubuhan agad siya. Nung time na yun, walang available na yung bang automatic. Yung manual ang ang available lang nun. Yung pinapam-pam. Ay, si Daddy naman. Si Daddy Chris ang kasama nun. Kasi ako nga, nanganak. So, balik po tayo. Maraming cause kasi yung HIE. Pwede sa placental abruption, uterine rupture, maternal hemorrhage, birth trauma, prolonged labor, and delivery errors. Ang kay Chloe pumapatak dito sa birth trauma, tsaka prolonged labor and delivery errors. Kasi medyo nanganay daw ako. Natagalan kong ilabas si Chloe. Tsaka ayoko nang i-elaborate yung delivery errors. Pero talagang
mga doctors na mismo nagsabi na unang tumingin kay Chloe na may pagkakamali sa ano nga nagpag-handle. Kaya nagkaganon yung ano niya, mas lumalaba yung sitwasyon. So yung HIE, kalimitan yung mga baby, mga infants ay pag na-diagnose ng ganito, ang mga na-develop na disability ay cerebral palsy, motor deficits, seizures disorder, developmental disabilities, intellectual disability, speech disorders, visual and hearing impairment, at saka behavioral disorders. So, nakakalungkot ng isipin po, pero lahat po nang nabanggit ko ay nakuha ni Chloe lahat. So, yun po ang mahirap tanggapin ng sa amin sa umpisa pa lang. Pero, as time goes by, syempre, wala tayong magagawa, nandiyan na yan. Kaya, kailangan na lang tanggapin. So, yun nga, si Chloe ay na-develop sa kanya itong mga disability na to. Cerebral palsy. Medyo mild lang po ang cerebral palsy ni Chloe. Kasi hindi naman siya yung naninigas talaga. Kasi kalimitan pag mga severe cerebral palsy, yun po yung mga naninigas yung mga buto, mga joints. Yung makikita nyo yung mga batang payat na naninigas. Pero si Chloe mild lang po siya. Hindi siya as in naninigas. In fact, si Chloe nga ay malambot. Lambutin ang ano niya. Pero malakas naman si Chloe. Yung intellectual disability, give yan na talaga kay Chloe. Kasi as in, ngayon po 8 years old na si Chloe, pero para ba siyang baby na natrap sa katawan ng isang 8 years old na bata? Kumbaga, wala pa siyang kamuang-muang. Kasi nga, itong HIE na to, bale, talagang number one na naapektuhan yung utak. Kasi, ito ay yung mga ano, nagkulang ng supply ng oxygen sa utak, yung mga blood circulation na kailangan. Kaya may mga brain cells na na-damage sa utak niya, kaya nagresulta ng ganong mga disabilities, itong seizure disorder. Dalawang gamot po ang tinitake ni Chloe para dito sa epilepsy kasi para talaga sa ano yun, mga convulsion, anti-convulsant medicine talaga yun. Tapos itong developmental disabilities, ano na rin po yun, talagang ano yung ano, very delay, global, kumbaga global developmental delay ang kay Chloe dahil nga babying baby pa siya kahit 8 years old na siya. Speech disorder, given na kasi hindi po nakakapagsalita si Chloe, non-verbal siya. Yung visual pala, yung visual, dito tayo ano, okay si Chloe sa visual. Yung hearing impairment, hindi rin po nakakarinig si Chloe. Yung kanyang visual, nung pinakauna sa visual, ang akala ng mga pedyan tumitingin sa kanya, hindi siya nakakakita kasi hindi siya nagre-react talaga sa ilaw or kahit ganyan-ganyanin mo. Walang reaction yung mata niya. Kaya yung mga naunang pedya, ang sabi sa amin, ano, bulag na daw, hindi nakakakita si Chloe. Pero sa katagalan, sa PGH, kasi sa PGH namin talaga siya, inano, ipina-check up din namin yung mata niya. Kasi lahat halos na pa, ano namin sa PGH, EEG, yung sa visual, sa hearing, tsaka yung sa mga x-ray ng mga joints, yun nga, EEG. Ang hindi lang namin napagawa ay yung MRI, kasi medyo mahal siya, kasi iba kasi ang procedure ng MRI sa adult, tsaka sa bata, medyo mas pricey pag sa bata. Hindi na rin namin na-push yun, kasi sinabi na rin naman ng mga doctors na, yung kumbaga yung MRI, pag nagpa-MRI kami, makikita na lang dun kung saang mga brain cells ba, kung saang parte ng utak niya, yung damage, yung may mga na-damage. Kumbaga, wala, yun na lang yung makikita dun. Pero yung sasabing
makukure pa ng MRI. Wala na. Kasi yung pong HIE, kumbaga, wala siyang gamot ba na may inumin kang gamot, gagaling. Hindi po ganun yung ganung ano. Ang mga batang may permanent disability galing sa HIE, ang kalimitan, kung pwede pang i-surgery, siguro yung mga, ang kalimitan na alam ko yun sa mga joints, minsan yung mga, yung sobrang titigas, na sa surgery pa yun para medyo lumambot. Kung pwede surgery, pwede po surgery, medication, yung mga katulad nun sa epilepsy, okay yun. Sa therapy naman, dito sa ospital ng Kabuyo, meron dyang occupational therapist dyan na libre. Nung baby pa si Chloe, dyan namin dinadala. So, nung time na napunta na kami sa PGH, meron ding ano dun. Mas ano yung ano nila sa therapy. Na ano namin yung tumutulong sa PGH para sa mga batang may ganyang kondisyon, yung JCI Manila. Yun na, kilala namin yung president. Ewan ko kung siya pa president ngayon. Na-meet namin siya, kaya ilang beses din kaming nag-attend sa mga, may ano kasi dati, may mga ginagawa silang ano, may mga parang seminar na may kasamang consultation ba, may mga doctors na kasama, ganun. Ilang beses din kami nakasama doon, dahil nga doon sa JCI Manila na natulong sa PGH, sa pedya, mga neuropedya. Malaking tulong dahil si Sir Chua, parang Chua or Chua, Chua yata, Chua. Ayun na nga, may inano siya, ni-refer siyang therapist galing sa Belgium. Na magaling si Sir, ano mang pangalan nito? Si Mr. Pablo Bilen. Ayun na, ano din, na-assess din nun si Chloe. Bali, tinuruan din kami ng pag-handle para makatulong, mag-improve yung ano ni Chloe sa motor skills nga niya. Tinuruan niya kami mga home therapy, lalo na sa akin, kasi ako talaga ang naiiwan, ako ang nakatutok sa kanya. So, yung mga tinuro niya para makatulong. Bukod sa therapy, itong ano, lifestyle supports to improve functions and overall well-being. Parang yun na lang yung pinaka best way na gawin. Ako, personally, yun nga, everyday meron kaming routine na exercises para kay Chloe. Tapos, may mga ano kami, yung pagka uupo ba, pauupuin mo. Kasi yan si Chloe, hindi siya makakatagal ng upo sa wheelchair. Bali si Chloe ay medyo heavy gut. Kumbaga, yung pedya namin, lagi kaming pinapaalalahanan na control in moderation, lalo sa pagkain. Kasi nga, sa katulad niya na hindi niya kayang tumayong mag-isa, mas lalo siyang mahihirapan kung mabigat yung timbang niya. So, kailangan niyang, kaya minsan kahit nakakaawa pa kasi gusto pa niyang kumain, hindi ko na siya sinusubuan. Talagang yung kanin niya, control na control, kasi syempre hindi naman niya nagagamit yung mga kinakain niyang carbohydrates. Hindi niya na ano, kasi nakadapa lang siya, magro-roll over, ikot-ikot. Ganun lang nagagawa ni Chloe ng sarili niya. Yun lang. Pero yung tatayo, uupo, talagang kailangan buhatin siya. Ganun. Kaya talagang in moderation lahat ng kinakain niya. Though minsan, syempre, bata, ang anak natin, bilang magulang, gusto natin ibigay yung gusto, yung masarap, ibigay natin. Pero, syempre, kinokontrol ko sarili ko. Ako ang mas nagkocontrol, kasi si Daddy Chris, madalas niyang ini-spoil si Chloe. Kesa sa akin, ako, medyo talagang, kumbaga, pinaninindigan ko yung ganun, ganto lang, ganto. Mahirap talaga, kasi sa utak talaga yung pinaka-main na problema niya, kaya naapektuhan lahat yung pagkilos niya, kaya talagang
100% na kailangan ni Chloe ng suporta, pag-alalay, tsaka pag-intindi. Yun talaga, mahabang-mahabang pasensya ang kailangan. Minsan, dumadating pa rin yung point na yung bang parang bigat ka na, sobra na, yung parang gano'n. Pero, minsan, syempre, hindi maiwasan, lalo pag nagdadasal tayo. Talagang doon ko lang naibubuhos talaga yung emosyon ko, gano'n. Pero pagkatapos nun, malakas na ulit ako. Gano'n lang ang ginagawa ko. Kaya, para doon sa mga nanay na alam ko, kalimitan, nanay talaga ang mag-aano sa ganyan. Kasi tayong mga nanay ang nakatoka nga sa mga bata, di ba? Kalimitan, ganyan. Ang advice para sa mga magulang na may anak o mga kapamilya na ang kondisyon ay katulad ng sa aming si Chloe, sana lang yung extrang alaga, extrang pagmamahal, extrang haba ng pasensya, extrang haba ng pag-intindi, sana ibigay natin lalo na sa mga anak natin. Financially mahirap talaga pero kinakaya namin yun sa PWD kasi malaking tulong na yun sa gamot na maintenance ni Chloe. Talagang nagagamit namin yun, yung discount doon. Tapos yung kaunting discount sa grocery para sa PWD. Pero sana madagdagan ng sana naiintindihan nila. Yun lang. Sana may makarating sa ating mga gumagawa ng batas. Sana maisingit nyo naman para sa mga gantong special na kondisyon ng PWD. Malaking tulong po para sa bawat pamilyang Pilipinong naghihirap at nahihirapan pa dahil sa ganitong hindi inaasahang pangyayari. Sana talaga may tumulong talaga na ng batas na makakatulong para sa lahat ng ganitong sitwasyon. Kaya sana po naintindihan nyo at may napulot kayo kahit papanong kaalaman o aral. Basta yun po. So yun lang po. Dito na po natatapos ang explanation ni Mommy G. So salamat po sa panonood, sa paglalaan ng inyong oras. Salamat po ng maraming. So, like and subscribe if you haven't yet subscribing. Until my next video, bye-bye!